Balitang cycling naman tayo, teammates. Nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa ongoing 2020 Ronda Pilipinas ng tanghaling kampiyon ng isang bagong siklista sa Stage 3 nito. Ang maaksyong kaganapan sa karerang iyan sa pagbabalik ni Kay Asuncion. Gaya sa Stage 2 kahapon, isang nail-biting finish ang muling nasaksihan ng mga fans sa pagtatapos ng third stage ng Ronda Pilipinas na nagtapos dito sa Naga City. Lalong tuminde ang rivalry sa pagitan ng mga tough teams na 7-Eleven at Philippine Navy. Pero ang siste, nakisali na rin ang Go for Gold at Philippine Army by Psychology. At dahil masikip ang mga lansangang binagtas, walang gaanong naging paggalaw sa peloton. Maliban sa pagtakas ng tatlong mountain climbers na sina Junrey Navarra, Roel Quitoy at Ronnie Lanquita. Sa bulubunduking bahagi ng Tiwi, isa-isang tumakas ang tatlo. Pero pagdating sa Naga, ay dito na ito sinunggaban ng peloton. At muli, isang thrilling bunch finish ang naging conclusion ng 119-kilometer Stage 3 na dinumina ni Scratch It veteran Jerry Aquino Jr. Medyo intense talaga eh, kasi lahat gusto manalo, lahat nag-aagaw ng pwesto. Talagang yun nga, napakahirap din kasi ilang beses mo ding magkasimplangan, pero at least ayun, nagawa namin ng tama yung plano namin. Pero para kay cycling analyst DJ Bobby Odulio, hindi dapat ismolin ang kakayahan ng mga underdog dahil ganitong pagkakataon ang hinihintay ng mga ito. Actually, yan nga yung mga hinihintay na chance ng mga siklistang gaya nila Jerry Aquino, si Mark Julius Bordeos, yung malingat o ma-caught off guard yung mga heavy favorites, dyan sila umaatake. Bukas itinakda ang Makalaw, di lang 206 km Daet Tulucena City Stage 4. Abangan din ang aming 15-minute full recap presentation na dito sa PTV bukas alas 5:15 ng hapon. Mula dito sa Naga City, Kay Asuncion, PTV Sports.